Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Doctor Alternatibo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing. Now with Doc Alternatibo, Chief Operations Officer Mr. Edgar Dilibo Jr., inventor at chairman ng Product Information, Education and Communication Committee ng Inventors Association. At sa panguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor Madam Magdalena Neng Dilibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association. Doctor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Welcome dito na naman tayo sa palatuntunang Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po'y gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit kung hindi maaangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication na synthetic drugs. Nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan na ni Doc Alternatibo, co-founder, co-inventor, Madam Neng Dilibo, at sa pangalan ng ating founder, Doc Edgar Lusada Dilibo, na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot. And of course, kasama ang inyong lingkod, Doc Vince Lambak, ang inyong holistic coach o doctor of ministry and natural healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe, nakasulat at mababasa ito sa balasahin ni Juan, talata, kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 14. Nang pasimula siya ng berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa balasahin ni Juan, talata 1, versikulo 1 hanggang 14. At marapat na isabuhay natin mga kadok alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo. Kumusta ho sa ating mga ginigilo nating mga taga-subaybay? Dito na naman tayo mga kadok alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan, kaibigan. Hindi masakitin, kung tinamaan man ng sakit, imaangkin natin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication
ng synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect. Kaya kaibigan, ikaw ngayon na nakikinig dyan, antabay ating pag-uusapan itong tinatawag ho natin na arthritis. Ito'y kadarasan nating mararamdaman sa ganitong panahon, mga kaibigan, iting lamig. Paano natin yan maiiwasan at paano ang approach yan, mga kaibigan? Well, kung titingnan natin ang arthritis, ito yung pagsakit. Ang joints, kadalasan ito'y naka-apekto ng rheumatoid arthritis at nagresulta ito ng masakit na kamay. Gaya na rin yung ating tuhod, sakit sa paa at maging pananakit sa kamay at balikat. Kung titingnan natin, mga kaibigan, rayuma itong symmetrical, ibig sabihin na makakaranas ang sintomas ang parihong side ng iyong katawan ng sabay, mga kaibigan. Halimbawa, masakit yung tuhod sa kanan, may rayuma sa tuhod din sa kaliwa. Ganon yun. Yan po yung tinatawag nating rheumatoid arthritis. Now, ito'y matatawag na degenerative naman ang osteoarthritis na nangahulugan ito sanhi ng pagkasira ng ating joints dahil sa pinsala ng mga ito. Ang kiskisan ng mga buto ay naging dahilan naman, mga kaibigan, para ito ma-expose ang nerves at sumakit sa parte ng katawan. Well, kung ating bibigyan na palalim, ito yung pananakit ng ating paninigas ng ating joints. Magiging mainit at merong tender ng parte ng ating katawan, mga kaibigan, na apektado. Nagiging limitado ang ating paggalaw, mga kaibigan, at labis ng pagtaas ng level ng sakit na mga sintomas at naging pagising natin sa umaga. Ito yung kadalasan na ating nararamdaman. Ito namang rheumatoid arthritis, osteoarthritis, mga kaibigan, mararanasan nun natin yung pananakit ng ating mga daliri. Naapiktuhan din dito yung ating spines at saka yung ating balakang. Hindi ito masyadong tinatawag nating symmetrical. O, ibig sabihin, kung masakit sa kabila, dito isa lang ang malaking posible na sumasakit dahil sa rayuma, mga kaibigan. Sa mga susi, kailangan natin na maitama yung quality of life. Ibig sabihin, kailangan natin na masunod ano yung mga bawal. Sa kabilang banda, mga kaibigan, ang rayuma ay naging bukod sa panatiling healthy, ang buong katawan natin, ang pagkain ng tama na nakakatulong para hindi ho aatake itong tinatawag nating rayuma. Sa kabilang dako, mga kaibigan, ang labis na pagkain, pagkonsumo ng mga ito ay maaaring mauuwi na lalala yung inflammation o pamamaga ng dalawang parte ng ating mga katawan. Kailangan, dito yung isang mga lituntunin na ating ibabahagi. Be sure na iwasan natin yung mga processed food, tulad ng mga processed food gaya na yung prepackaged meals. Isa po yan sa ating makikita na nabibili dyan sa ating mga convenience store at saka itong tinatawag nating mataas yung trans fat. Nakaka-trigger ng inflammation ang trans fats para makaiwas i-check ang level na mga produktong binibili natin kung saan naglalaman ito ng tinatawag natin hydrogenated oils, mga kaibigan. Dalawa, itong byproducts ng dairy products, mga kaibigan. Bagamat mayaman ito sa calcium, ang mga produktong ito gaya ng gatas, keso, mabilis naman ito magre-react dyan sa rheumatoid arthritis sa proteins na matatagpuan sa mga ito. Inikala ng katawan na ang milk protein ay isang threat sa katawan, kaya naman ito'y sinusubukan itong pigsain ng dahil para sumakit ang ating mga joints at mamamaga, mga kababayan. Ito yung sobrang pagkonsumo ng mga asukal. Ang anumang produkto na naglalaman ng refined sugar gaya ng pastries, candy, soda, soft drinks, chocolate, ang naging ito yung mga fruit juices
nasanhi para maglabas ng ating katawan itong cytokines. Ito'y isang latak ng lason. Bakit nagsisimula ang inflammation? E-check ang product label at bantayan kung gumagamit ba ito ng mga sucrose, itong maltose o kitong corn syrup. Iwasan natin yan, kaibigan. Panghuli, ito yung tinatawag nating pinirito, fried food. Ang tinatawag, mga kaibigan, itong advance kapag iniinit natin yung ginagdrills, piniprito at ipinapadaan, mga kaibigan, sa pasteurization. Sinisira ng AIDS ang ilang proteins ng katawan bilang depensa na naglalabas ito ang katawan ng mga tinatawag na cytokines para sugpuin ang AIDS na naglalaman din ng nasabing latak ng lason. Kailangan iwasan natin yan, mga kaibigan. White food, ito yung white rice, potato, bread at iba pang mga pagkain na may white flour. Base ay hindi rin ito nakakabuti, sabay mga rayuma na nagtataglay itong refined carbohydrates ay tinatawag nilang sugar ng katawan, at ang sugar ay nakapag-trigger ng inflammation, mga kaibigan. Kaya kung ikaw ngayon nakakaramdam ng ganitong sitwasyon, mga kaibigan, meron tayong mga approach nito. Titingnan natin dito sa holistic na pamamaraan. Kailangan holistic ang dating. Hindi lamang yung physical ang ginagamot, kasali na rin yung mental, yung psychological, spiritual. Dahil sa mga taong masyadong magalitin, subukan mo nga. Kapag palagi kang nagagalit, expected din for the following days, merong pananakit dyan sa iyong mga dugtungan, kaibigan. Kailangan ho natin na makontrol yung ating emosyon, mga kaibigan. Huwag natin niyang gagawin para ikanga hindi yung cortisol hormones, kaibigan. Ibu upang ikay matulungan tulad ng isang testimonya na ating ibabahagi, natulungan dahil sinunod ano yung mga alituntunin na ibinabahagi dito sa ating palatuntunan. Ako po si LPG Nieto, pero ang pangalan ko po AD. Ang edad ko po sa ngayon, 77 na sa ngayon. Yung naranasan ko rito na talagang nasiyahan ako nung CBCCM diabetes, dinala sa doktor, ang sabi ng doktor, mag-insulin, ay ayaw na takot siya. Sabi ko, kung ayaw mo, daling kita rito ang alternatibo. Noon daling ko siya, ang pinayo ni noong Dr. RG, sabi niya, kailangan po mag-leasing kayo. Sabi ko kay Mrs., sabi ko, sige, mag-leasing ka para maano. Nagkaroon na siya ng sugat, sinlaki ng 25 sa tapos dito sa paraso. No, kaya ang sabi ng doktor na medicine doktor, kailangan mag-insulin na siya. Sabi ko, ito, ako, mga herbal. Ako naniniwala sa mga herbal. Sabi ko, may cleansing pala ako, kaya lang ako yung cleansing 1 week. Alatay ang kakainin ko hindi mga produkto nila. Pagkatapos, yung mga sa 1 week na yon, sabi niya sa akin, alam mo naman, matako ako eh, ayokong mag-isa. Wala naman ako narandamang mabigat eh, simple lang naman sa akin, hindi ko makasayo. Sabi niya sa akin, sabayan mo ako. Kung isasabay mo ako mag-cleansing, yung cleansing ko, bayaran mo, sabi ka lang. Pumayag siya, doon nag-umpisa kami sa pag-cleansing. Ako wala akong ang problema ko lang yung kumisan, sira ang tulog ko, saka yung pagdumi. Pero nung mag-glazing ako, sabi ko, ang ganda pa na ako. Yung dumi ko yung itim. Tapos yung ng pagtulog ko na okay. Pagkatapos siya, yung napasig ko sa kanya, yung sugat niya, alapang 3 days, but nawala. Nawala yung sugat niya na yung sa pagiging ano nga. Pagkatapos siya ganun din, kung naano na yung katawan. Bali, ilang taon na po kayong miyembro dito sa Doc Alternative? Siguro po, more or less 14 na. Salamat, sir, sa pagbabahagi. Sa muli po, maaari niyo po bang ilahad muli ang inyong pangalan, edad at kung taga saan? Ako po si
Ang pala, LPG Jetway, pero ang palayo ko po, Eddie. Tiga Guagua, Pampanga po ako. Ang Duk Alternatibo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa may mga iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis ng sakit, hindi na mag-maintenance medication na synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napakahalaga, importante na makausap kayo personally dyan sa brands upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program, ang Megadose Vitamin CIB at dagdag pang patunay na kagalingan na nahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang panayam sumunod dito sa cleansing program at natural Megadose Vitamin CIB ng Doc Alternatibo. Bong pangalan, ma'am. Taga saan? Ako po, si Adoracion Carcillac Silagan. Naapoy, haaging surungan, katbalugan ng summer. Yan na, nailad ako yan ahin 79, pang November 18 ako. Bong pangalan, ma'am. Taga saan? Ako po, si Adoracion Carcillac Silagan. Naapoy, haaging surungan, katbalugan ng summer. Yan na, nailad ako yan ahin 79, pang November 18 ako. Dugay na ako nagkunha alternatibo kay na-compile ako 4 days sa hospital. Pag-off sa ako kay marayman ko pa ano na akong tiyan. Kaya na akong sakit ko ang puno colon cancer. May kunarating mo duman. Nagkunha ako ng alternatibo. Hindi ako na akong bugto. Alternatibo. Ito na anak ko, katulad ako ng vitamin C. Anak akong papa ni dumayipan ni Dr. Luna. Amo na akong doktor. Katulad ako vitamin C. Katapos ito, ang mga pagkaon, hindi akong pagpakaon ng kanon. Puros lang mga frutas, kanya, mga, ano pa ito, mga kamuti, kakakuan, blambuy, saging. Amo itong pinapakaon na aton. Pero kada aga, pero may makaunin pagduha nga bunay, frutas. Amo ito ang panhaapon. Pero tapos, amo na doon akong pinuha, katulo ako pabaitanin si Muyag. Nasal barbihapon ako, kaluwin akong ginoo. Ito nga, nakakaraos ako ito nga, takit kay. Ginkupaan man ako, ano pa ini, ang akong mungo, tinahay ko nuthokto. Kasi ang ganda ko na ako. Amo na rin. Salamat ako. Hininga ako kan doktor. Dok, alternatibo. Hadida ako. Nakasalbar ito nga sakit. Tapos at kapayan ha. Sibigat ako. Panhan bulong. Ako ningukan. Colbic. Nganhan. Squalin. Amo ito na akong gin. Pero may papalit rin niya. Asyala ito na akong masiring. Nagpapasalamat ako madako. Nagkan doktor alternatibo. Ma'am, mga tira na ka bulan or 2 weeks, tikang ka nga nag-undergohan vitamin C infusion. Hala, maihanan. Ito, di ko na lang. Wala ka di pa di dyan. Mga tira na ka-2 weeks, ma'am. Ada na mga 5. Wala, maka. Ka-2 weeks. Kaya kung pala ka duma, kada hospital. Sa mga 70-72. Ah, okay. Lugay na. So, maiyan na yung mga survivor. Wala akong maiting ah. Wow, congratulations, ma'am. Okay, more than 5 years survivor. Oo, colon lugay cancer. Na. Kung diyan ako nabayan. Kwan, ang mga kwanhan atong alternatibo na ako nabaya. Kaya mo ito nakasagbar ha ako kinabuhi. Congratulations, ma'am. Opo. Palapakan po natin, ma'am. Ma'am, utro ang bogus ng ngaran, edad ng tagadiin. Anong bugos nga ngaran ni ma'am? Edad niyang tagadiin? Ako po, Adoracion Carcillar Silagan. Na ako'y barangay din surungan katbalugan samar. Ako na edad hen iti sa 79. Okay. Congratulations, ma'am. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan ng isaw nating membro na hindi basta-basta yung kanyang iniindang problema
Pero nung nakarating dito sa Dok Alternatibo, walang ibang ginawa. Sinundan ang cleansing program, ang natural mega dose vitamin CIB at hindi na na-ospital. Naalagaan ang malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa itinuturo natin sa Dok Alternatibo. Kaya challenge, sundan natin, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program ang Megadose Vitamin CIB at mas mabuti. Daluhan ang naka-schedule ng mga herbal and holistic seminar dyan sa branch at sa loob ng ilang oras maintindihan yung napapakinggan na alternatibong panggagamot. Dalhin lang po ang mga medical records or any laboratory results sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar. At libre na ang check-up and counseling basta magpa-advance, magparehistro kayo dyan sa branch, kaibigan. Mga makinaryas na di kalidad at may seguridad, eto na ang Dok Alternatibo Machinery. Dok Alternatibo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Dok Alternatibo Machineries. Matatagpuan sa 201 Kilometer 7 MacArthur Highway, Bangkal, Davao City. Or Building 1, Door Number 14, Usa Village, Olas, Davao City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Dok Alternatibo nationwide. Pwede din kayong tumawag sa hotline number 082-225-8771 o mag-message sa Dok Alternatibo Machineries Facebook page. Dok Alternatibo Machineries. Magkakaalternatibo, meron ba kayong mga katanungan ukol sa kalusugan na nais ninyong iparating sa amin? I-text lamang po ang inyong mga katanungan sa ating hotline 0946-967-3211 at ating sasagutin dito sa Itanong Mo sa Dok Alternatibo. Dito tayo sa ating Itanong Mo kay Dok Alternatibo. Any concern na nais mong masundan? Maintindihan, i-text lang ang ating hotline 0946-967-3211. Aking ulitin na yung ating numero 0946-967-3211. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Mga paraan ito sa pagsagot ng health concern, narito ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Dok Alternatibo buong Pilipinas mula sa ating Doctor of Ministry and Natural Healing. Dok, bakit palaging sumasakit yung aking batok? Ano ba ito? Salamat. Sumasakit ang batok mo kasi number one, baka kulang po kayo sa tubig. Basic po yan, no? Number two, baka kulang ka sa exercise, movement. Number three, baka kulang po kayo sa nutrition. Very important po ang nutrition. Kasi pag nagkulang ka po sa magnesium, ng calcium, potassium, iron, kumain ka po ng mga gulay, very abundant po yan sa mga nutrition na yan. Baka kasi puro ka lang po karne, no? Pwede naman po tayo magkarne, pero dapat may halo po or may kasabay po na gulay. At dapat hindi po sobra-sobra naman din sa dami ng karne. May kasabihan nga, lahat ng sobra ay masama din. No? So kasi kapag naging habit mo po yung mga mali, no? Yung maling tubig, maling kanin, maling asin, maling asukal, kailangan po ay makapag-cleansing po kayo. That's number one. And number two, kailangan mo pong makapag-nutritional therapy. Meron tayong nakasulat na mga formula po para dyan. So puntahan nyo lang po ang ating mga branches at sundan nyo po, no? Sabayan po ng pagbabago sa inyong lifestyle. Ituturo po iyan sa inyo, igaguide po kayo dyan, no? Kasi Doc Vince, alam mo na po, nakasanayan na, no? Yung white rice, breakfast sa umaga, heavy meal, plus may mga tinapay pa in between, very common. Kaya nagkakasakit po ng mas maaga. So the good thing, itinuturo po natin dito sa Doc Alternatibo during mga seminars po natin,
Kaya ang dami po dito mga members na nabago na po, no? Wala nang mga heavy meal sa breakfast. Tubig na lang, B-complex, mixed 10, yung ating sara-sara, no? At saka meron tayong mga healthy capsules na iniinom po dito, yung supplementation po, no? Sa ating mga organs. We have Lagundi for the lungs, Isqualin for the heart, Kidney Cleanse for the kidneys, Liver Cleanse for the liver, Malunggay capsules, which is really good for the blood circulation. Also, Doc Vince, yung ating fulvic minerals para po sa poor blood circulation. Alam mo po, Doc Vince, napakaganda ng ating malunggay capsule. Ibang-iba po siya sa ibang mga malunggay capsule sa labas, no? Mm-hmm. Kasi yung sa atin, hindi lang po yan dahon lang. May kasama din po yan na buto. Pati yung source ng malunggay oil, plus yung balat, mataas po yan sa vitamin C. Kaya ibang-iba po ang ating malunggay capsule dito. Meron po siyang aphrodisiac effect, no? So ito po ay isang sex enhancer, no? So yeah. Meron itong tinatawag na ano, Doc Vince, vascular dilation. Yung ugat po natin na pinapalaki niya. Yung ugat na daluyan ng dugo, so pinapalaki po yan ng malunggay capsule with fulvic minerals. Kaya nakakatulong po sa may mga problema sa puso, masakit ang batok, pati po yung mga tinatamaan, itong pabalik-balik po na sakit sa ulo, at yung may mga irritability. Yan. Okay, si Doc Joby Rovel Luntaho, Doctor of Ministry Natural Healing, at National Lecturer ng Doc Alternativo, ating nakasama ngayong oras na ito. Calling all students! Deprime School is now accepting enrollment for the academic year 2023-2024. Enroll now at Prime School as the number one in sports, talents, and skills in Davao Region and LGBT-friendly community. Programs offer kindergarten, elementary grade 1 to grade 6, junior high grade 7 to grade 10, senior high grade 11 and grade 12, senior high school tracks, academic tracks, HUMS, Humanities and Social Sciences, ABM, Accountancy, Business and Management, TVL Tracks, Technical Vocational Livelihood, Automotive Servicing, Computer System Servicing or CSS, Electrical Installation and Maintenance or EIM, Shielded Metal Arc Welding, SMAW, Home Economics Bundle, Bread and Pastry Production, BPP, Food and Beverage Services, FBS, Housekeeping, and Front Office Services. Hurry up! Limited slots only. Remember, Prime Innovation in South Davao, number one in skills, sports, and talent. For more information, you may contact Registrar's Office 0951-378-3351 or 553-0438 or visit sa Prime Complex Tiguman, Digo City. Choose Prime School. Bueno mga kaibigan, mga kadok alternatibo, dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo, may dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Doc Alternativo Newscast.